Para saan po yun siya? Bakit siya umalis? Magandang hapon po mga Kalingap. Andito po tayo ngayon, papunta dito kay Tatay Manding Padilla. Kasi kahapon po mga Kalingap, may nag-message sa akin. Shoutout sa'yo, salamat sa concern. Kasi nag-message siya sa akin mga Kalingap na ito nga daw, umalis daw si Tatay Manding. Nakita daw nila na nakasakay sa bus. Ayun, kaya isusure ko lang kung talagang umalis si Tatay Padilla. Kaya pumunta ako dito sa bahay nila ngayon para alamin po kung talagang umalis siya o nandito lang siya, no? So ayan, nandito na tayo. So ito po yung kanyang bahay mga Kalingap, no? Ito, tingnan natin at nakasara nga talaga yung kanyang bahay. Kuya, napansin nyo kung saan pumunta si Tatay Manding? Ito po si asawa po dati ni Tatay Manding. At siya po yung tinanungan ko kung nasaan nga. Nasaan nga po ulit, Nay? Sa Teresa. Teresa Antipolo. Para saan po yun siya? Bakit siya umalis? Nung transfer niya sa kuwan. Sa senior? At para nga naman magka-pensyon. Opo, kasi wala siya nakukuha dito, wala, ano, Nay? Wala, at wala nga pa siya ang transfer. O, kailangan ng transfer. Nag-a-apply na nga siya. Iningan siya ng transfer. Buti nakabiyahe siya ng mag-solo. Nakakapag-solo pa niya. Kaya pa. Tawag yung pamangkin ko. Sabi ay, nandun na. Nandun na daw po, isawa ng Diyos. May ginamat nandun na. Buti tandaan niya pa, no? Tanda pa naman. Saan nga po siya kumuha ng pamasahin, Nay? Binigay ng mga kandidato. Nagpaabot din ng tulong, no? Yung mga kandidato noon. Nag-i-eleksyon. Opo. Sige, salamat, Nay. At ito po yung asawa ni Tatay Manding dati na si Nanay Florida. Florida po? Flor. Florida. Hopefully Nanay Florida. At saka po yung mama niyo po si Lola Flor, no? Yan po mga Kalingap. At may pupuntahan sila. Sakto na padaan sila dito. At ito nga po mga Kalingap, sa totoo lang sobra din po akong nahiya kay Tatay Padilla. Kasi nga po yun nga yung nangako din na tutulungan tayo para sa pagpapabahay ay parang hindi na po sumasagot sa atin sa ngayon. Kaya nga po sobrang nahiya din ako dito kay Tate kasi syempre napangakuan na mapagawa ng bahay. Sabi ko nga po kung ako lang mag-isa hindi ko pa naman po sa ngayon kaya. Kaya nga po sabi ko kailangan ko ng tulong ng mga supporters natin, ng sponsor. Kaya nga lang po ay hindi na po sa ngayon na sumasagot sa atin. Nagsabi po siya na yun nga nang katapusan po ng April, kaya lang ngayon po is May na, pero wala po, no, mga Kalingap. So yan, kaya kung ano na lang yung may tutulong natin kay Tatay Padilla sa pagbalik niya, ay yun na lang po ang gagawin namin. Kukuha daw sila nanay ng ano, pawid? Pawid. Kasi butas-butas na din yung bubong nila, tumutulo na din. Kumusta na pala nanay yung paa mo? O naman, nailalakad ko naman na baga ng nailalakad na? Wampa. Medyo hirap pa. Ang, ano, may bakal ba yan dyan? May stainless bang nilagay dyan? Ay, ano lang ito, sinimento lang. Ah, sinimento lang, hindi nyo na pinalagyan? Stainless at sabi ko ay, mahirap. Makalalong magpa ano-ano yung but ko. Opo, sinanay po kasi ay na-aksidente siya doon sa tuloy ba yun ay? Doon sa bahay ng kapatid ko. Sa bahay ng kapatid nyo? Anong gagawin nyo sana noon? May hinihatid lang ako noon na pinaglagyan ng ulam at nagatid sa aha. Umulan na maulan noon? Maulan. Nadulas kayo. Nadulas ako. May edad na pati ito si nanay. Alam ko marami sa inyo nakapanood kay nanay na yun nga sabi ko siya yung dating may bahay ni Tatay Manding Padilla po, no? Possible ba, Nay, na yung sinasabi ni Tatay Manding na halos kamag-anakan nga nila sila Robin? Totoo ba yun? Ano yun? Yung parang ano lang yun? Parang apelyido lamang. Pero sabi ko nga, akala ko kasi sabi ko hindi malabong mangyari kasi panganiban lang sila. Tapos Kapalongga si tatay. Kapilido ano? Lang yun. Kapilido lang pala. Pero yung tatay niya daw, close daw dun sa tatay ni ano. Totoo yun? Naninilala naman ang mga ano niya dito yung tatay niya, si Roy. Si Roy Padilla ay kaklose talaga nung tatay ni Tatay Manding. Totoo pala sinasabi niya. Nung siya pa ang gobernador. Gobernador. Nga po. Mabuti naman kahit ganyan hindi naman paanong masyado ay hindi matapobre. Hindi matapobre. Makikipa
Okay. Sige po, Nay. Baka may pupuntahan pa kayo. Buting kayo ng ulan. Pambubong, pampalit. Sino may mga gumagawa po ba dyan? Okay. Okay lang po. Sige po. At sinigurado ko lang ha, at may nag-message sa akin kahapon. Sabi, pinicturean niya. Tapos sabi niya, nag-aano doon sa Tatay Padilla sa bus, sa terminal. Sabi ko, bakit kaya? Pupuntahan ko nga sana. Kaya lang sabi ko, umuulan kahapon. Kaya sabi ko, ngayon na lang, pupuntahan ko nga, sisiguraduhin ko kung umalis nga. At totoo nga pala. Pero nandun na pala, Nay, no? Nandun. Sa awa ng Diyos. Oh, mayigin naman. Oh, sige po. Apo. Sige po, Nay. Yan, medyo uulan na, mga kalingap, no? So yan, mga kalingap. At okay na tayo ngayon kasi nalaman natin na totoo palang umalis, pero nandun na siya sa kanilang anak ba? Anak daw? Oo. O pamangkin. O pamangkin pala. O nandun na daw si Tatay Manding Padilla sa pamangkin niya. At may asikasuhin lang daw pala si Tatay Padilla. No? Kaya ang gagawin na lang natin, mga kalingap, kami po ni Commander ay pumupunta dito sa kanya. Kaya lang yun nga, hindi na namin nilalabas sa social media kasi nakahiya naman din po na baka tanungin lang tayo ng mga supporter din, mga manonood din Tatay Manding na bakit hindi natuloy yung pabahay. So yun nga po, sinasabi ko sa inyo. At yun nga po, yung sponsor po natin na di po natin alam yung reason niya, no? Siguro marami din siya sa ngayong pangangailangan na kailangan ding tugunan niya sa pamilya niya. So yun nga po, at sabi ko nga, hindi pa naman namin kaya ni Commander sa ngayon, kahit pagsamahin namin yung revenue namin is maliit lang po kasi yung revenue namin ang kinikita namin sa YouTube ni Commander, kaya pinagkakasya lang namin sa mga tinutulungan natin. At sabi ko nga, hindi pa namin kaya sa ngayon kung kami lang. So ang gagawin na lang natin pagbalik ni Tatay Manding ay kung ano lang yung kaya natin itulong sa kanya, ganun na lang po, no? Para at least nasusuportahan natin yung yung pang-araw-araw niya, no, mga kalingap. So yan, maraming salamat ulit tingnan kay Commander dahil nandito sinamahan tayo at ito ay medyo damuhan, gubat, no, at palabas na rin tayo dito, uuwi na rin tayo kasi medyo masama po yung panahon. Salamat sa lahat na sumusuporta po sa amin ni Commander. Ayan, may gusto ko sa kanila sabihin. Ayan, salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa amin ni Marcos TV Channel at sa aking YouTube channel din at sa buong Kalingap team. So thank you, God bless. Ingat po sa lahat ng team Kalingap na nasa ngayon. Saan yan? Nasa Mindanao. Sa Mindanao, sa Malalag. At ayan, galing na po tayo kay Tatay Manding. Andito naman kami ngayon sa Barangay Alayaw na medyo malayo-layo din sa aming inuupahan. At may tinutulungan dito si Commander ni Marcos, mga Kalingap. Sinamahan ko siya dito kahit na yan. Talagang medyo masama yung panahon natin ngayon at sana maging okay yung panahon natin kasi napapansin ko sa panahon natin ngayon is wala nang buwan na tag-ulan, wala nang buwan ng tag-init, ano? Basta na lang umuulan, basta na lang umiinit. So ayan, nandito si Commander Marcos. Ito sa daan na to, yan yung papasok na yan dyan, hindi nyo siguro masyadong kita, yan yung papasok na yan. Isa pa kaming pinuntahan, mga Kalingap, ngayong araw, kaya lang ayun, medyo mahirap masyempohan din tong pamilya na to. Hindi ko alam kung anong ginagawa nilang trabaho, no? So hindi namin sila inabutan ngayon, kaya dumiretso na lang kami dito kasi sabi ko ay balikan naman ni Commander tong matanda na to na sobrang kailangan din ng pang-araw-araw na tulong. Ayan, nantayin na lang natin siyang bumalik. Ayan na po sila, mga Kalingap. Ayan, medyo blurred. Ayan na po, yan ang tinutulungan po ni Commander ngayong araw. At thanks God kasi may mga natutulungan tayong tao pa rin sa maliit man na bagay. Ayan po si Commander. Tapos na siya mag-vlog. Sige po, Nay. Pasok na kayo na. Tumulan. Opo. Bye-bye, Nanay. Bye-bye. Sige, Nay. Salamat. Kumusta yung ano niya? Ayan. Masaya siya kasi dinalaw ko. Sabi niya, naantay niya daw sa Ate Rhoda pero wala pa daw bumalik. Kaya yan. Buti na lang naisipan natin puntan si Nanay ngayon. Oo, kasi kailangan din talaga niya ng pang-araw-araw na tulong, no? Oo. Napakabait niya ni Nanay. Di ba siya yung nagbibigay ng halaman? Oo, siya yung nagbibigay ng halaman. Oo, nang walang kapalit, kahit na yun halaman na yun po, may presyo talaga kung ipagbibili mo. Mga tanim niya yun, pero ayaw niyang pabayaran. Oo, binibigay niya lang dahil mabait nga itong matanda na rin to. Ayan po siya. So ayun, mga Kalingap, papunta na din tayo. At muli po, salamat ulit sa lahat ng sumusuporta sa amin. At sana huwag kayong magsasawang suportahan kami. So ngayon, uwi na muna tayo. At sana bukas may mapuntahan ulit tayo, maabutan tayo ng kahit kunting tulong.
Salamat ulit sa lahat ng supporters talaga. Kayo po ang aming lakas. Kaya sana huwag niyo kaming iiwan. At sa lahat ng Team Kalingap, shoutout sa lahat. Kala Kuya Val, mag-iingat po kayo dyan sa mission niyo dyan. At God bless.